Nagising ako nang bumagal ang takbo ng bus. Sumilip ako sa bintana at nakita ko na nasa toll gate na kami. Kulang isang oras, makakarating na kami sa Sampaloc Terminal. Inaantok pa ako pero tiniklop ko na ang maliit na kumot na dala ko. Napakalamig kasi talaga itong bus, kaya mabuti na lang at may dala akong maliit na kumot. Uminom ako ng tubig tsaka ngumuya ng chewing gum para naman fresh breath ako pagdating ko doon. Nagsuklay ako at naglagay ng pulbo sa mukha. Naglagay na din ako ng lipstick na inarbor ko pa kay Teresa, ang kaibigan ko na kapatid ng aking nobyo na si Riley. Nang masiguro na maayos na ang aking mukha, inayos ko na ang aking mga gamit. Tiyak na galit na ngayon sa akin si nanay at tatay dahil sa ginawa kong pag-alis. Hindi na ako nagpaalam sa kanila dahil hindi naman nila ako papayagan. Tsaka sino ba naman ang maglalayas na magpapaalam? Mahigpit sila sa akin. Lahat na lang bawal kaya naiinis ako. Sakal na ako. Mabuti pa si Riley. Lagi niya akong naiintindihan. Kaya nakapagpasya ako na lumuwas na lang. Nasa legal na edad naman ako eh. Hindi din naman ako mapag-aral ni na tatay. Edi makipagsapalaran na lang ako sa Manila. Hindi nila alam na may boyfriend ako. Sa edad kong 19, hinihigpitan pa din nila ako. Oh, Sampaloc! Sampaloc! Sigaw ng konduktor nang huminto na ang bus sa terminal. Tumayo na ang ibang mga pasahero at isa-isang bumaba ng bus. Binitbit ko ang backpack at ang saco bag na naglalaman ng aking mga damit. Ganito pala sa Manila. Kahit madaling araw, mainit pa din ang hangin. Lumingalinga ako sa paligid bago ko napagpasyahang tumulak na papuntang apartment ng aking nobyo. Malapit lang yun dito. Pwedeng lakarin. Naituro na sa akin ni Teresa kung paano pumunta sa apartment ng kanyang kapatid. Hindi alam ni Riley na pupuntahan ko siya. Kinuntsaba ko na din si Teresa tungkol dito. Tiyak na matutuwa si Riley kapag nakita niya ako. 5 buwan na din kaming hindi nagkikita, tiyak na miss na niya ako. Lumiko ako sa may kanto. Tinignan ko ang pangalan ng street. Tama ito. Hindi pa din naman ako naliligaw. Bukas na ang gate nang dumating ako. May ilang ilaw na ang ibang mga apartment. Kakatok na sana ako nang mapansin ko na hindi nakalocked ang pintuan ng apartment ni Riley. Pumasok ako at nilapag ang aking mga bag sa lapag. Nanlaki ang aking mga mata nang may marinig akong kakaiba mula sa pangalawang palapag. Hindi ako inosente kaya alam ko kung ano mismo ang aking narinig. Dahan-dahan akong umakyat sa itaas habang hindi maampat ang mabilis na tibok ng aking puso. Si Riley kaya iyon o ang kanyang housemate? May kasama kasi siya dito, si Kuya Mond. Nakilala ko siya nang minsan na mag-video call sa akin si Riley. Habang paakyat ako, nagsimula ding manginig ang aking katawan sa labis na kaba. May 2 kwarto sa itaas. Ang isa ay sarado at ang isa naman ay bahagyang nakaawang. Hindi ko alam kung alin ang silid ni Riley sa 2, pero umaasa ako na sana hindi sa kanya ang kwarto na nakaawang. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko habang palapit ako ng palapit sa may pintuan na nakaawang na una kong madadaanan. Palakas ng palakas ang mga halinghing na nagmumula sa 2 tao at hindi ko na kailangang sumili pa para makumpirma ang lahat. Dinig na dinig ko ang malanding ungol ng babae at lalaki. Dinig na dinig ko kung paano sambitin ng babae ang pangalan ni Riley. Nagsimulang manubig ang aking mga mata. Ang panginginig at pangangatog ng aking tuhod ay lumala pa. Napasandal ako sa dingding dahil nanghina ang katawan ko. Tahimik akong umiyak habang pilit na binabawi ang aking lakas. Nagtatalo din ang aking isip sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung aalis na lang ako o aalis ako pero magpapakita muna ako kay Riley. Lumuwas ako para sa kanya.
Naglayas ako para makasama siya, tapos ganito pala ang madadatnan ko. Kinuyom ko ang aking kamao. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang aking sarili. Pinunasan ko ang mga luha sa aking magkabilang pisngi bago ko tinulak ang pintuan. Mas malakas pa ang ungol ngayon ng dalawa na siyang nakadagdag sa galit na nararamdaman ko sa aking dibdib. Tinadyakan ko ang pintuan. Gulat namang naghiwalay ang dalawa. Maya? Namilog ang mga mata ni Riley habang nakatingin sa akin. Maya, tawag din sa akin ang kasama niyang babae. Mga hayop kayo! Sigaw ko. Hindi ko na makontrol ang aking sarili. Tinalon ko ang kama at agad sinabunutan si Solen. Isa kang ahas! Ahas kang malandika! Pinsan pa man din kita! Gigil ko siyang sinabunutan at pinagsasampal. Dahil mas malakas ako sa kanya, wala siyang laban sa akin. Maya, tama na! Utos sa akin ni Riley. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko at pilit akong hinihiwalay kay Solen. Nang mailayo niya ako, sa kanya naman dumapo ang aking palad. Hindi ko lubos akalain na ito ang madadatnan ko dito, Riley. Umiling-iling ako. Hilam ang aking mga mata sa luha habang dinuro-duro ko siya. Taksil ka! Sa lahat ng babae, pinsan ko pa! Sinampal ko ulit siya. Hinampas ko din ang kanyang dibdib. Tinanggap niya ang lahat ng mga ito. Akala ko pa man din tapat ka sa pagmamahalan natin. Nagkamali ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Maya. Naiiyak na din niyang sambit. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. Mahal? Oh, mahal! Sinuntok ko ang kanyang dibdib. Umiling-iling ako. Hindi ka worth it, mahalin Riley. Sinayang ko lang ang isang taon ko sa'yo. Mapait akong ngumiti. Sana masaya ka, Solen. Matapang kong nginitian ang pinsan ko na umiiyak sa sulok. Nakakadiri kayong dalawa. Tumalikod na ako at nagmamadaling bumaba ng hagdanan. Maya! Sigaw sa akin ni Riley pero hindi ko na siya pinansin pa. Paano ako? Dinig kong tanong ni Solen sa kanya pero wala akong narinig na sagot ni Riley doon. Dinampot ko ang mga gamit ko at dali-dali nang lumabas ng apartment ni Riley. Maya! Piniksi ko ang kamay ni Riley. Talagang hinabol pa niya ako. Ang kapal ng mukha niya. May suot na siyang boxer shorts, kaso baliktad. Ang kanyang damit naman ay nakasampay sa kanyang balikat. I can explain, sabi niya. Explain? Ano pa ang ipapaliwanag mo, ha? Kitang-kita ko ang kahalayan niyo, Riley. Hindi lang ko ang kamay ko pero mas hinigpitan lang niya ang pagkakahawak dito. Bitiwan mo ko! Banta ko sa kanya. Mahal kita, Maya. Sorry sa ginawa ko pero gaano katagal yun na akong niluloko ni Solen? This is the first time. Ang ganda ng timing, no? Pagka kong tumawa. Kung kailan lumuwas ako? Akala ko makakapaghintay ka. Isang taon lang naman ang sinabi ko sa'yo. Hintayin mo kong mag-20 para makapagpakasal na tayo. Pero, umiling-iling ako. Tapos na tayo. What? Huwag mo kong mawat-wat, Riley. Diyan ka na. Huwag mo na akong susundan dahil ayaw ko na sa'yo. Nakita ko sa may pintuan si Solen kaya muli na namang nadagdagan ang galit ko. Sinampal ko ulit si Riley bago ako tumakbo paalis. Nakarating ako sa may kanto. Huminto ako sa tapat ng nakaparadang kulay dilaw na taxi. May pera naman ako kaya mag-taxi na lang muna ako habang iniisip ko kung ano ang gagawin ko dahil nasira naman na ang plano ko. Kuya, sa Quiapo Church po.
utos ko sa driver. Hinalungkat ko ang aking bag at nilabas ang aking panyo. What the hell? Hindi ko pinansin ang driver. Suminga ako ng malakas sa panyo. Iyak ko ng malakas nang muli kong maalala ang nadatnan kong kaganapan kanina sa pagitan ni Riley at Solen. Isang taon. Minahal kita ng isang taon. Tapos ito ang isusukli mo sa akin. Nagsasalita ang driver pero hindi ko siya pinansin. Lumuwas ako para sa'yo. Tapos yun ang madadatnan ko. Sumigaw ako at malakas na umiyak. Porke ba't ayaw kong ibigay sa'yo ang bataan? Eh sinabi ko naman sa'yo na hindi pa ako ready. Masakit yun eh. You're crazy. Mag-drive ka na lang. Huwag mo kong pakialamanan dahil nagmo-moment ako dito. Grabe ha, ang sosyal naman ng driver na to. English speaking. Bumaba ka na sa kotse ko. Utos niya. Marunong naman palang mag-Tagalog. Ini-English pa ako. Akala naman niya hindi ako marunong magsalita ng English. Ayaw ko. Tanggi ko. Dali na, ihatid mo na ako sa Quiapo Church. Sabi nila may mga nagtitinda daw doon ng itim na kandila. Ipagtitiri ko ng itim na kandila ang Riley na yun. Kasama na din ang taksil kong pinsan. Mga agaw siya. Ahas. Ano pa ngayon ang mukha na iharap ko sa magulang ko? Naglayas ako sa amin para makasama si Riley. Pero niluloko pala ako ng walang hiyang yun. Baka hindi na ako tanggapin ng mga magulang ko kapag umuwi pa ako. Baka isumpa pa nila ako. Muli akong suminga. Miss, hindi ka ba talaga bababa? Tila naiinis ng sabi sa akin ng taxi driver. Naiinis naman akong tumingin sa kanya pero ganoon na lang ang pagkatigil at pagkamangha ko nang masilayan ko ang kanyang mga mata. Naka-contact lens ka ba? Tanong ko sa kanya. Parang kulay abo kasi ang kanyang mga mata. Baba! Sigaw niya na kinagulat ko. Akala naman niya masisindak niya ako. Ayaw ko! Ihatid mo na ako sa Quiapo. Kaya naman kitang bayaran eh. May pera ako dito. Sabi ko. Pinakita ko pa sa kanya ang 1 litro ng mineral water na puno ng 5 piso. Hindi ako taxi driver. At paano mo naisip na taxi ang kotse ko? This is way more expensive than a taxi cab. Kaya nga nitong bumili ng 1 taxi company eh. Napanganga ako. Tinignan ko siya. Ang manobela, ang mga umiilaw na aparato sa tabi ng kanyang manobela. Hindi ito taxi? No, kaya bumaba ka na. You're wasting my time here. Ngumuso ako. Pwede bang ihatid mo na lang ako sa Quiapo? Mayaman ka naman eh. Hindi naman, no. Sige na, magdadasal lang ako. Baka sakaling bigyan ako ni God ng sagot. Nakataas ang 1 kilay niya habang nakatingin sa akin. Please, Manong. Out! Sigaw niya sa akin. Mas lalo pa yata siyang nainis. Saan ba ang punta mo? Pwede bang idaan mo na lang ako sa terminal? Sa kabilang kanto lang yun eh. Uuwi na lang siguro ako. Tatanggapin ko na lang ang parusa sa akin ni tatay. Nakatitig lang siya sa akin. Kunot noo at ilang sandali pa ay pinilig niya ang kanyang ulo. Ilang taon ka na? Tanong niya. Mag-20 sa susunod na buwan. Tumango siya. Gusto mo ba ng trabaho? Ha? Sagot. Grabe siya oh. Oo naman. Bibigyan mo ba ako ng trabaho? Yeah. Magkano ang sahod? Game ako.
para hindi na ako umuwi sa amin. Baka paluin lang ako ni tatay ng panggatong. Masakit pa man din yun. Napangiwi siya. 20,000 a month. Sagot niya na kinangang ako. 20,000? Hindi makapaniwalang tanong ko. Yes. At pwede ba? Pakihinaan ang boses mo. Ang sakit sa eardrums. Okay. Game! Tatanggapin ko ang trabaho. Good. Ini-start niya ang kanyang kotse. Teka, ano pa ng trabaho? Magpanggap ka na girlfriend ko. Ano? Ayaw ko! Akala ko ba gusto mo? Nagbago na ang isip ko. Ayaw ko. Akala ko naman kukunin niya akong maging katulong niya. Bakit? Akala ko ba gusto mo ng trabaho? Ayaw mo ng 20,000? Gusto, pero ano ba ang gagawin bukod sa pagpapanggap na girlfriend mo? Tinitigan niya ako ng ilang sandali. Napaiwas naman ako ng tingin dahil napagtanto ko na napakagwapo pala niya. Ngayon ko lang kasi siya natitigan ng maayos. Bakit naman niya ako babayaran para lang magpanggap na nobya niya? Wala ba siyang nobya? Sa gwapo niyang yan? Hindi kaya bakla siya kaya kailangan niya ng magpapanggap na nobya niya? Pero bakit ako? Tiyak naman na madami siyang mga babaeng pwede pa niyang kunin. Yung maganda, sexy at hindi isang probinsya na nakatulad ko. Gusto mong kumain muna? Tanong niya sa halip. Sakto namang tumunog ang tiyan ko. Tinaasan niya ako ng kilay habang napaiwas naman ako ng tingin. Sa restaurant na natin pag-usapan. Sana lang hindi ako mapahamak sa nasamahan kong lalaki. Pinarada niya ang kanyang sasakyan sa labas ng isang malaking restaurant. Namamangha ako sa laki nito pero hindi ko pinahalata at baka mamaya ibenta pa niya ako kapag napansin niyang ignorante ako. May sumalubong sa amin na isang waitress. Ngumiti siya kay... Ano na ba ang pangalan niya? Hindi ko pala natanong. Ngunitian niya ang lalaking kasama ko pero hindi man lang niya akong nginitian. Teka, pigil ko sa lalaki nang lagpasan namin ang mga mesa. Sa halip ay sumakay kami sa elevator. What? Tanong niya. Tinuro ko ang kainan. May table sa taas. Mas maganda doon para may privacy tayo. Tumango na lang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang kumuha ng pribadong silid para kumain. I want... Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Mamaya na pagkatapos kong kumain, sabi ko sa kanya. Walang laman ng tiyan ko kaya hindi gumagana ang aking utak. Pumalatak siya at umiling-iling. Anong pangalan mo? Tanong niya. Maya, ikaw? Rodney. Tumango ako. Ilang taon ka na? Tanong ko naman. 29. 29 ka na pero wala ka pang asawa? Umiling siya. Nang iserve ang pagkain, sinimulan ko itong lantakan. Sige, magsalita ka na habang kumakain ako. Utos ko sa kanya. Para makuha ko ang mana ko kay Lola, kailangan ko ng babae na magpapanggap bilang girlfriend ko. Pinagmasdan ko siya habang umunguya ako. Wala kang girlfriend? Umiling siya. Bakit? Bakla ka ba? I'm straight. Wala lang sa priority ko ngayon ang magka-girlfriend. Okay, ano ang kailangan kong gawin kung ganoon? Kailangan mo akong samahan kapag ganyan na may lakad ako. Kapag imi-meet ko si Lola, kailangan nandun ka. Yun lang? Yes. Eh, hanggang kailan ako magpapanggap na nobya mo? Kapag binigay na niya sa akin ang mana. Sige, payag na ako pero dapat may rules tayo. What rules? Bawal mag-kiss, bawal ang... May magkasintahan ba na hindi naghahalikan? Meron, kami ng boyfriend ko. Este, ex na pala. Kaya ka naman pala niloko eh. Halik lang ipagdadamot mo pa. Inismiran ko siya. Pakialamero. Sige, pwede kiss kung kinakailangan.
Pero smack lang. Payag ako. Pero may bayad bawat case. What? Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. First kiss ko yun eh. Buti sana kung boyfriend kita. Ayos lang. Ibibigay ko sa'yo ng libre ang halik ko. Tsaka mana mo ang nakasalalay sa pagpapanggap natin. Ako, buong pagkatao ko ang nakasalalay dito. Fine. Naiinip niyang sagot. Ngumisi naman ako. Okay, gagawa ako ng listahan ng ibang rules natin. Do what you want. Ay, busog na busog ako. Hinimas-himas ko ang tiyan ko. Madami pang natitira sa mga in-order niyang pagkain pero hindi ko na talaga kayang ubusin. Ipabalot na lang natin yung natira, sabi ko pero umiling siya. No, let's go. Sayang naman ang pagkain. Behave, nakakahiya ka, sabi niya. Paano ako naging nakakahiya? Nanghihinayang lang naman ako sa mga pagkain. Hayaan ko na nga lang. Iba talaga kapag mga mayayaman. Masyadong aksayado. Sa bagay, pera naman nila iyon. Sumakay ulit kami sa kanyang sasakyan. Sabi niya isasama daw niya ako sa kanyang kondo. Ilan ang kwarto sa kondo mo? Tanong ko sa kanya. 4. Wow! Ang laki ng kondo mo kung ganoon. Alam ko naman kung ano ang kondo. May TV at internet naman sa amin, kaya hindi ako ganoon ka-ignorante. Sino ang kasama mo doon? Ako lang. Wala kang katulong? Wala. Ang tipid ng sagot. Halatang ayaw na niya akong kausapin. Nanahimik na lang ako buong biyahe. Pagkaraan ng kulang 3 minuto, nakarating kami sa kanyang kondo. Tinuro niya ang isang pintuan. Sabi niya ito daw ang magiging silid ko. Ang laki ng silid ko. May malaking kama at napakakapal pa ng kutsyon. May malaking bintana. Mayroon ding malaking cabinet at sofa sa gilid. May isa pa itong pinto na mayroong napakalawak na banyo. May bathtub at shower. Grabe, ang yaman pala niya kung ganoon. Sa bagay, tagapagmana ba naman eh. Naligo muna ako. Matapos kong magbihis, nahiga na ako sa malambot na kama. Napatulala ako sa kisame hanggang sa muling manubig ang aking mga mata dahil naalala ko na naman ang nangyari. Naglayas ako para makasama ko si Riley tapos ganoon ang madadatnan ko. Sorry po, Naitay. Pero pangako po, magpapadala ako ng pera kapag sumahod ako dito. Para patunayan na kaya ko nang maghanap buhay. Iniisip kasi nila na bata pa ako. Kaya ganoon sila sa akin. Alas 7 na ng umaga. Iidlip na muna siguro ako para kahit paano gumaan ang aking ulo. Nagising ako bandang alas 11 ng tanghali. Nagmumugmuna ako sa banyo at baka amoy kanal na ang aking bunganga. Naupo ako saglit sa sofa sa may sala habang nililibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Buti gising ka na, sabi ko kay Rodney nang lumabas siya mula sa kanyang silid. Tinaasan lang niya ako ng kilay. Nagugutom na ako, sabi ko sa kanya. Na naman? Anong na naman? Hindi ba 3 beses ang kain yung mayayaman? Pang-4 na kainan na ang kinain mo kanina sa restaurant, sagot niya. Nagugutom pa nga ako eh. Magluto ka doon sa kusina. Alangan na ako pa ang magluluto ng kakainin mo. Ano ka, senyorita? Aba, ang sungit ah. Nagpunta ako ng kusina at agad kong binuksan ang kanyang refrigerator. Anong lulutuin ko dito? Puro tubig at alak lang ang laman. Kahit itlog, wala. Hinalughog ko din ang mga kabinet. Pero wala akong nakita na makakain. Rodney, wala namang makain sa kusi. Natigil ako nang makita ko ang may edad na babae na nakaupo sa sofa katabi ni Rodney. Naglipat-lipat ng tingin ang ginang sa akin at kay Rodney. Nanatili naman akong nakatayo. Titig na titig kay Rodney
na may sinesenyas pero hindi ko magets. Who is the young lady here? Nakangiting tanong ng ginang. Tumikim si Rodney. She's Maya Lola, my girlfriend. Nanlaki ang aking mga mata. Lola niya? Siya yung tinutukoy niya? Hello po, Lola. Lumapit ako sa matanda upang magmano. Mahina siyang tumawa. Para bang kinilig siya sa aking ginawa. God bless you, sabi niya sa akin. Naupo ako sa tabi ni Rodney. Dikit na dikit para convincing na magshota talaga kami. Maganda pala ang timing ng pagpunta ko dito, sabi ng ginang. Nakangiti lang naman ako. Pupuntahan ka palang sana namin sa bahay mo, La. Kararating lang ni Maya kanina dito. Pinagpahinga ko muna. At syempre, gusto ko din muna siyang masolo. Solo-solo! Kasal muna bago yan! Sagot ni Lola na kinalaki ng mga mata ko. Bahagya kong sinanggi si Rodney. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Pero nginitian lang niya ako sabay-akbay. Wala pa po sa plano namin ang kasala, sabi ni Rodney. Matamis niya akong nginitian. Ang mga mata ay napakalambing kung tumingin sa akin. Ang galing umarte. Hindi ka na pabata, Rodney. 29 ka na. Kailangan mo nang magkaroon ng anak. Anak? Gulat kong tanong. Oo. Wala pa ba? Nakangiting tanong sa akin ni Lola. Virgin pa po ako, Lola. Hindi pa po naisuko ang bataan. Tinawanan niya ako. Really? Tinignan din niya ang kanyang apo. Nagkamot ng ulo si Rodney. Opo, Lola. Nare-respeto ko siya kaya wala pa pong nangyayari sa amin. Kasal muna. Para akong kinikilabutan kapag naririnig ko sa maglola ang tungkol sa kasal. Ano pa ang ginagawa niyo? Magpakasal na kayo. Kinurot ko ang tagiliran ni Rodney. Wala sa usapan namin ang magpakasal. Ang usapan lang namin ay magpapanggap kaming magkasintahan. Hanggang doon lang. May mga priorities pa po kami, Lola. Kapag nagpakasal kayo, ibibigay ko na ang mana mo. Sabi ng matanda na kinatigil ni Rodney. Tumingin siya sa akin. Seryoso ang mga mata. Nakikiusap. May determinasyon akong nakikita rito. Nakaalis na ang lola ni Rodney. Kaming dalawa na lang at pinipilit niya ako sa gusto ng kanyang lola. Hindi kasama sa usapan natin ang magpakasal, Rodney. Inis ko namang sambit. Pakiramdam ko na pasubo ako. Kung umuwi na lang kaya ako sa amin. Sige na, gustong-gusto ka ni Lola, kaya pumayag ka na. Nagsisinungaling na tayo sa Lola mo. Tapos ngayon gusto mo pang i-level up ang kasinungalingan natin? Hindi mo ba alam na sagrado ang kasal? Bibigyan kita ng 1,000,000 kapag pumayag ka. Tinikom ko ang aking bibig. Ang dapat sasabihin ko ay hindi ko na nagawa pang sabihin. Ang ganda ng kanyang offer. Parang hindi ko kayang tanggihan. Pwede na akong mag-aral gamit ang pera na yun. Kahit 2 years course lang. Tapos pwede ko ding tubusin ang nakasanla naming sakahan. Kailan ko makukuha ang 1,000,000? Tanong ko. Ngumisi si Rodney. Kapag nakuha ko na ang mana, ibibigay ko yun sa'yo kasabay ng pag-process ng ating annulment. Ilang buwan tayong magsasama bilang mag-asawa? Hanggat hindi binibigay ni Lola ang mana ko, yung 20,000 na pinangako ko sa'yo, makukuha mo buwan-buwan. Please, pumayag ka na. Ang ganda ng offer, hindi yan kayang ibigay sa akin ni Riley. Si Riley naman luloko. Hindi na din ako lugi kay Rodney. Mayaman at gwapo. Sige, pero gaya ng nauna nating usapan, walang physical contact ha? Don't worry, you're not even my type. Wow ha,
Edi hindi. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Sabi niya habang seryosong nakatingin sa aking mga mata. Ano? Taas kilay kong tanong. Bawal kang ma-inlove sa akin. Imposible yan. Sabi ko sabay iwas ng tingin. Matapos naming magkasundo, nagpunta kami sa bahay ng kanyang lola. Doon daw muna kami maninirahan habang hindi pa kami kinakasal. Napakalaki ng ngiti sa labi ni lola nang salubungin niya kami sa napakalawak na sala ng kanyang mansyon. So, magpapakasal na kayo? Tanong niya. Tumango ako. Si Rodney naman ay inakbayan niya ako sabay halik sa tuktok ng aking ulo. Yes, Lola. Napag-isip namin na doon din naman ang punta namin. Kaya bakit pa namin patatagalin? Pwede pa din naman namin gawin ang mga gusto namin gawin habang mag-asawa kami. Masaya ako para sa inyo. Niyakap ako ni Lola. Welcome to the family, Iha. Salamat po. Alanganin ako ngumiti. Ito na ang simula ng mas malaking kasinungalingan namin. Patawarin sana ako sa gagawin ko. Giniya kami ni Lola sa kusina para kumain ng hapunan. Mamaya tatawagan ko na ang mga kamag-anak natin sa iba't ibang panig ng mundo para ibalita na ikakasal ka na. Anong date ba ang plano niyong magpakasal? Next week po, Lola. And Maya wanted to be simple. Bakit simple lang? Umiwi ako. Tutulpo kasi ang mga magulang ko sa pagmamahalan namin ni Rodney, Lola. Kaya naisip ko na kahit sa Huwes na lang muna. Tsaka na po ang kasal sa simbahan o kaya ingranding kasal kapag naging maayos na po kami. Nakakalungkot naman. Ibig sabihin, hindi makakadalo ang mga magulang mo. Umiling ako. Well, I do hope na magiging maayos din kayo ng mga magulang mo. At Rodney, dapat suyuin mo ang mga biyenan mo. Bilin niya sa kanyang apo. Yes, Lola. Kapag may apo na sila sa amin ni Maya, tiyak na wala silang magagawa kung hindi ang tanggapin na lang kami. Tumawa si Lola. Ganyan na ganyan ang daddy at mommy mo. Sumalangit na wa. Patay na pala ang mga magulang ni Rodney. Pagkatapos naming kumain, umakyat na kami sa aming silid. Pwede naman ako sa guest room, sabi ko kay Rodney. Kapag naghiwalay tayo ng silid, magdududa si Lola. Alam naman niya na virgin pa ako. At saka, kung umasta ka, akala mo naman may gagawin ako sa'yo. Hindi nga kita gusto. Pambabara niya sa akin. Kung umasta ka naman, akala mo ang pangit-pangit ko. Kung sabihin ko kaya sa lola mo na... Sige, sabihin mo. Wala kang makukuha na kahit isang kusing mula sa akin. Saan ako matutulog? Doon ka sa sofa. Ayaw ko nang may katabi. Sabi niya sa akin. Malaki ang sofa at halatang malambot. Akala naman niya magre-reklamo ako. Sanay nga ako matulog sa matigas na higaan. Papag nawalang kutsyon lang ang hinihigaan ko sa probinsya. Pumasok siya sa banyo. Inayos ko naman muna ang mga damit ko sa cabinet. Kaunti lang naman ang mga gamit ko, kaya maliit lang na espasyo ang naukupa ko sa napakalaking cabinet niya. Kumuha na din muna ako ng pamalit na damit, pajama at sweater dahil malamig. Hindi ako sanay sa aircon. Heist, magdamit ka nga! Utos ko sa kanya. Naka-boxer shorts lang siya at wala siyang suot na pang itaas. Ganito ako matulog. Minsan pa nga hubot-hubad ako eh. Subukan mong maghubot-hubad, guguntingin ko talaga yung lawit mo. Matulog ka na nga, ang ingay mo. Reklamo niya. Naupo siya sa kama. Hindi pa muna siya natulog. Pinatong niya ang laptop sa kanyang mga hita at doon tinutok ang kanyang atensyon. Ako naman ay tumalikod dahil masyado nang nadudumihan ang aking utak dahil sa ayos niya ngayon. Ano ba tong napasok ko?
Lola? Dinig ko ang gulat na boses ni Rodney pero hindi ako gumalaw sa aking pagkakahiga. Oh, bakit magkahiwalay kayo ng higaan? Dinig kong tanong ng matanda. Bahala kang mag-isip ng palusot. Isip-isip ko. Nagtatampo lang siya sa akin, Lola. Palusot niya. Dapat hindi kayo natutulog na may tampuhan at galit sa isa't isa. Hindi yan maganda. Sagot ni Lola sa kanya. Hindi umimik si Rodney. At sunod ko na lang naramdaman ay ang pag-angat ko sa ere. Binuhat niya ako. I'm sorry, baby. Huwag ka nang magtampo. Sabi niya sa akin. Ang kanyang mabangong hininga ay tumatama sa aking mukha na nakapagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Kinapit ko naman ang aking mga kamay sa kanyang leeg upang hindi ako mahulog. Nilapag niya ako sa kama, na natiling nakadikit sa akin ang kanyang hubad na katawan. Umungol ako at umayos ng higa. Pinagpatuloy ko ang pagpapanggap ko na tulog dahil ayaw kong gumawa na naman ng kasinungalingan sa harap ng matanda. Okay, matulog na ako, sabi ni Lola. Nang marinig kong naglapat ang pintuan, mabilis akong lumayo kay Rodney. Baka bumalik si Lola, sabi niya. Dito na lang ako sa gilid. Total, malawak naman ang kama mo. Huwag na huwag mong susubukang lumapit sa akin. Banta ko sa kanya. Asa ka naman. Tumalikod ako at niyakap ang isang unan at ilang sandali pa nga ay ginupo na ako ng antok. Nagising ako na may mabigat na nakadagan sa aking mga hita. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at ilang segundong napatulala. Nanibago pa ako ng una dahil sa kisame na bumungad sa akin. Nakalimutan ko na nandito pala ako sa bahay ng lola ni Rodney. Kaya naman pala mabigat, ginawa akong dantaya ng loko. Tinula ko ang kanyang hita na nakadantay sa akin. Ang himbing ng kanyang tulog. Imbis na lumayo sa akin, mas lalo pa niya akong siniksik. Niyakap niya ako at muling ginawang dantayan. Mainit ang pakiramdam sa kanyang mga bisig. At hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit ako naging komportable hanggang sa muli akong nakatulog. Nagising ako na mag-isa na lang sa kama. Tirik na ang sikat ng araw kaya nagmamadali na akong bumangon at naligo. Sinanap ko si Rodney at sabi ng katulong ay nasa garden daw ang maglola. Magsisimula pa lang ang araw ko pero kailangan ko na namang magsinungaling. Giniya ako ng katulong papuntang garden. Good morning po. Sorry tinanghali ako ng gising. Ayos lang, iha. Ang sabi sa akin ni Rodney, napagod at napuyat ka daw ng husto. Namula ang pisngi ko. Pasimple kong sinamaan ang tingin si Rodney. Tuwang-tuwa pa ang baliw. Sana next month, iha, buntis ka na. Sabi ni Lola na kinasamid ko. Sana nga po. Utal kong sagot. Naupo ako sa katabing upuan ni Rodney. Agad naman niyang hinawakan ang aking kamay. Initian niya ako at pinilit ko na mangumiti sa kanya ng totoo. Kumain ka na para mabawi mo ang lakas mong nawala kagabi, babe. Sabi niya. Tumawa si Lola. Ikaw talaga nakakahiya kay Lola. Sabi ko kay Rodney sabay pisil ng kanyang pisngi. Nilakasan ko ang pagpisil, makaganti man lang ako sa kanya. Don't mind me here, mga apo. Ipagpatuloy niyo lang yan. Natatawang sagot ni Lola. Nang maiserve ang pagkain, agad na akong kumain. Nag-uusap naman ang maglola tungkol sa negosyo. Hindi ko maintindihan ang iba dahil ang lalim ng kanilang English. Paano pala kayo nagkakilala? Tanong ni Lola. Sinadya kong punuin ng pagkain ang aking bibig dahil hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Nagtatrabaho siya bilang isang sales lady sa isang mall, Lola. And that's where we first met.
Oh, interesting. Sino ang unang nagkagusto? Mabilis kong nilunok ang pagkain sa aking bunganga. Siya po. Siya po. Sabay naming sagot ni Rodney. Ikaw kaya ang unang nagkagusto sa akin. Di ba nga panay ang pagpapakyut mo sa akin noon? Sabi ni Rodney. Ikaw kaya, babe. Di ba ilang sandali ka pa noon napatulala sa kagandahan ko? Sabi ko, wala akong planong magpatalo. Ni hindi ko nga siya gusto, galing talaga niyang mag-imbento. Hindi, babe. Di ba nga ikaw pa ang nagbigay ng number mo noon sa akin? Sabi niya. Nakangisi siya at halatang tuwang-tuwa sa pang-aasar sa akin. Hindi kaya. Nakalimutan mo na ata, babe. Umalis ka na noon. Pero bumalik ka para ibigay sa akin ang number mo. Umiling siya. Kaya ikaw ang patay na patay sa akin. Sumunod na araw, pinuntahan mo ulit ako. May dala ka pang ang chocolate at teddy bear. Sabi mo, hindi ka nakatulog sa magdamag, kakaisip sa akin. Natawa si Lola. Maging ako ay natawa na din dahil sa reaksyon ni Rodney. Akala mo ha, hindi lang ikaw ang magaling mag-imbento. You did that, apo. Ang sweet naman. Yes, Lola. Sagot ko naman. Araw-araw niya akong binibisita. Binibigyan niya ako ng kung ano-ano. Hindi ko sinasabing nadala ako sa mga regalo niya. Pero ang effort niya na puntahan ako araw-araw sa kabila ng pagiging abala niyang tao, yun ang dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya at na-in love. Matamis akong umiti kay Rodney. Talo na siya. Hindi na siya makapagsalita. Thank you, babe. Sabi ko sa kanya. You're welcome, babe. Mahal kasi kita kaya ganoon. Sagot niya. Malamlam ang kanyang mga mata at akala mo talaga totoo ang kanyang sinasabi. Ang sweet naman ng lovebirds. Tila kinikilig na sambit ni Lola. Pinilig ko ang aking ulo. I love you too, babe. Nakangising sagot ko kay Rodney na kinatulala niya. Akala mo ikaw lang ang magaling umarte? Ako din. Bandang hapon umalis si Lola. Magagabi naman ang umalis din si Rodney ng bahay. Saan ka ba pupunta? Para alam ko kung ano ang sasabihin ko kay Lola. Sabi ko sa kanya. Sabihin mo pupunta ako kina Trevor. Tumango ako. Sige. Bumuntong hininga ako. Pwede mo ba akong pabalihin? Aanin mo ang pera. May pera ka pa naman, di ba? Gusto ko lang magpunta sa mall bukas. First time ko dito sa Manila at gusto kong gumala. Tinignan niya ako ng ilang segundo. Bukas sumama ka sa mga katulong. Mag-grocery sila bukas. Ngumiti ako. Sige, bibilangin ko na lang ang alkansya ko. Ngumiwi siya. Huwag na, bibigyan kita bukas ng pera. Salamat, babe. Natatawa kong pasalamat sa kanya. Napalakas pa ang tawa ko nang mapangiwi siya sa sinabi ko. Mag-isa akong kumain dahil si Lola alas 8:30 na nakauwi. Pagod na ang matanda kaya dumiretso na siya sa kanyang silid. Si Rodney ay hindi pa din dumadating hanggang ngayon. Naboboard na ako. Pagod na din ang mga mata ko sa panunood ng TV. Hindi ko pa binubuksan ang naka-off kong CP dahil hindi pa ako handa na basahin ang mga mensahe mula sa aking mga magulang. Tiyak na galit ang mga iyon at pinagsabihan ako ng masasakit na salita sa kanilang text. Dapat may iba akong pagkakaabalahan. Kung mag-apply kaya ako ng trabaho. Sa mall. Maging sales lady. Total yun naman ang sinabi ni Rodney na trabaho ko. Patulog na ako nang magbukas ang pintuan. Agad akong bumangon at sinalubong siya. Nagulat pa nga siya sa paglapit ko sa kanya. I miss you, babe. Biro ko. Natawa ako nang makita ko ang kanyang reaksyon.
Mahina kong tinampal ang kanyang braso. "Bakit gising ka pa?" tanong niya. "Patulog na sana ako kaso dumating ka. May sasabihin ako." "Ano?" Nagdire-diretso siya ng lakad papunta sa kanyang cabinet. Sinundan ko naman siya. "Magtatrabaho ako," sabi ko. Nilingon niya ako. Nakataas na ang isa niyang kilay. "Saan ka magtatrabaho?" "Sa mall. Tulungan mo akong mag-apply ng trabaho." "Bakit kailangan mo pa ng trabaho? May sahod ka naman sa akin, di ba?" "Nabuburyong ako dito sa bahay. Kung kunwari 3 buwan tayong magpapanggap, ibig sabihin 3 buwan din akong mabuburo dito sa bahay." "Hindi papayag si Lola na magtrabaho ka," sabi niya. "Bakit naman?" "Bukas na natin pag-usapan yan, Maya. I'm tired." "Tired o lasing?" Naghubad siya ng polo kaya tumalikod na ako. Dapat masanay na ako sa kanya. Sa sofa ako natulog. Amoy alak siya kaya hindi magandang ideya na magtabi kami sa kama. Kahit pasabihin niyang hindi niya gusto, mabuti nang maging maingat. Iba pa man din ang tao kapag may espiritu ng alak sa katawan. Maaga akong gumising kinaumagahan. Tumulong ako sa mga maid na naghanda ng breakfast. "Ah, huwag na po, ma'am." Awat nila sa akin habang hinahalo ko ang sinangag na niluluto ko. "Ayos lang po, sanay naman po ako sa hirap, kaya huwag niyo na akong alalahanin." Saktong naayos na ang hapagkainan nang bumaba ang maglola. Tuwang-tuwa si Lola sa akin. "Ang swerte mo sa nobya mo, apo," sabi ni Lola kay Rodney. Ngumiti ako. Ngiti na kunwari nahihiya. "Siyempre naman, Lola. Kaya nga, mahal na mahal ko siya eh." Namula ako sa sinabi ni Rodney. "Mas mahal kita, baby." Sabi ko naman na kinatunga nga niya. "Akala mo, ha? Kayo talaga. Ang sweet-sweet niyo. Siya, kumain na tayo." "Hintayin niyo po ako, Ate Linda, ha?" Bilin ko sa mga maid. Sinabi ko sa kanila na sasama ako sa kanila sa paggrocery. "Bakit? Saan ka pupunta?" tanong ni Lola. "Sasama po ako sa kanila sa supermarket, la. Bibili ako ng damit." "Dapat sa department store ka magpunta. Isama mo si Rodney." Mabilis na umiling si Rodney. "Wala ka namang lakad ngayon, di ba? I've checked your schedule. Wala ka namang meeting ngayon." Sabi sa kanya ni Lola. Walang nagawa si Rodney, kaya heto kami ngayon, lulan sa kanyang sasakyan papunta sa mall. Binigyan pa ako ni Lola ng pera. Tuwang-tuwa ako dahil ang kapal ng pera na binigay niya. Tumanggi ako pero pinilit niya talaga na tanggapin ko ito. Doon muna tayo sa mga underwear," sabi ko kay Rodney. Tahimik at tamad na tamad siyang sumunod sa akin. Pumili ako ng mga panty. Nakakatuwa dahil may sew-in din pala dito. "Ay, ang mahal naman ng mga bra." Bulong ko habang isa-isang tinitignan ang price tag ng mga bra. "Kunin mo na." Naiinis na utos ni Rodney. Dumampot siya ng 6 na bra tsaka nilagay sa cart na tulak-tulak niya. "Ano pa ang bibilhin mo?" tanong niya. Naiinis na. "Ay naku, kung ayaw mo kong samahan dito, ayos lang. Umalis ka na lang. Tutal, nandito naman na ako. Tatawag na lang ako ng taxi mamaya sa labas ng mall." "Hi Rodney, anong ginagawa mo dito?" May lumapit kay Rodney na isang magandang babae. Hinalikan pa siya nito sa kanyang pisngi. Mabilis niyang binitawan ang cart na dala niya. Wala naman. Nag-ikot-ikot lang." Naningkit ang aking mga mata. Bakit hindi niya sinabi ang totoo? Sino ang babae? Okay. You have time? Mag-coffee muna tayo." Aya sa kanya ng babae. Sure, let's go." Tumalikod na silang dalawa. Maang naman akong nakatingin sa kanila hanggang sa tuluyan na silang makalabas dito sa department store. Nakakita lang ng ibang babae, iniwan na ako. Nakakainis siya.
Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pamimili. Bumili ako ng bag, t-shirt, shorts at sandals. Bumili na din ako ng lotion at lipstick. Inayusan pa ako ng babae kanina na binilhan ko ng lipstick. Ang ganda ko tuloy tignan ngayon. Madami pang natira sa binigay ni Lola na pera sa akin, kaya nagpasya ako na kumain na muna sa isang fast food. Matapos kong kumain, nagpasya na akong lumabas ng mall para pumara ng taxi. Pero bigla kong naalala na hindi ko pala alam ang address ng bahay ni Lola. Bumalik ako sa loob ng mall. Naupo sa may mga upuan at naiiyak na nakatingin sa mga taong paroot pa rito. Ilang oras na ang lumipas, pero nandito pa din ako. Hindi alam ang gagawin dahil hindi ako makauwi. Naiiyak na ako. Maya! Lola! Buti at nakita kita dito. Paano niyo po ako natuntun dito? May dumaan na inis sa mukha ni Lola. Pero pagkaraan ng ilang segundo, marahan siyang umiling at pinilit ng umiti. Umuwi kami ng mansyon. Wala pa din si Rodney. Hindi ko alam kung saan na sila nakarating ngayon ng babaeng kasama niya. Doon ka na lang sa kwarto ko matulog, Maya. Sabi ni Lola. Po? Sige na. Inutusan niya ang mga tauhan niya na dalhin ang mga pinamili ko sa kanyang kwarto. Alauna ng madaling araw nang magising ako. Wala si Lola sa aking tabi. Agad akong bumangon upang hanapin siya. Mula sa baba, naririnig ko ang malakas na boses ni Lola. Hindi niya alam ang uuwian niya. Tapos iniwan mo siya ng basta-basta sa mall? Inis na sabi ni Lola kay Rodney. Nasaan po siya? Yan din ang tanong ko sa'yo. Nasaan siya? Mabilis tumalikod si Rodney at umalis ng bahay. Saan kaya siya pupunta? Umakyat sa hagdanan si Lola. Nang magsalubong ang aming mga mata, ninisihan niya ako sabay kindat. Tara na, matulog na tayo. At least nakaganti ka na sa magaling kong apo. Wala ka bang cellphone? Paano na lang kung hindi nakita ng amiga ko si Rodney sa isang restaurant kanina, kasama ang isang babae? Hindi ko malalaman na nawawala ka na pala. Salamat po, Lola. Hulog ka po ng langit. Kapag hindi nila ako nahanap, hindi ko na talaga alam. Si Rodney kasi, nakakita lang ng magandang babae, basta na lang ako iniwan. Bakit mo hinahayaan na may mga babaeng umaaligid sa fiancé mo? Tanong ni Lola. Naggamot ako ng batok. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Never mind. Mamaya pupunta ang judge na kakilala ko. Magpapakasal na kayo. Po? Bakit? Nagbago na ba ang isip mo dahil sa nangyari? Umiling ako. Hindi naman po. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Lola tungkol sa nangyari. Pero sana hindi pa nabuking si Rodney dahil sa ginawa niya. Ginawa ko naman ang parte ko. Kasalanan na niya kung sakali man na mabuking siya ng kanyang Lola. Eddie, goodbye mana. Hindi siya nag-iingat eh. Sabi na, babairo talaga ang mga ganoong mukha. Naalala ko tuloy si Riley. Pareha sila ni Rodney. Masyadong makati. Kumakain na kami ng breakfast ni Lola nang dumating si Rodney. Gulat na gulat siya nang makita ako. Where the hell have you been? Inis niyang tanong. Tinaasan namin siya ng kilay ni Lola. Ikaw, saan ka nagpunta? Saan kayo nakarating ng babae mo? Inis ko namang tanong. What are you talking about? Sabi mo sa akin, ako lang ang babae sa buhay mo. Inalok mo ako ng kasal pero mukhang hindi ka pa naman handa na mag-settle down. Umaakting lang naman ako pero nadala ako sa pag-arte. May luha na kusang tumulo mula sa aking mga mata. Akala ko ba mahal mo ako? Tanong ko sa kanya. Na, ako na ang babaeng gusto mong iharap sa altar. Ang babaeng
gusto mong makasama sa habang buhay. Ang babaeng magiging ina ng mga anak mo. Umagos ng tuluyan ang madaming luha sa aking mga mata. Nakatulong sa pag-arte ko ang nangyari sa amin ni Riley, kaya naman dalang-dala ako ngayon sa mga salitang binibitawan ko. Sinuway ko ang mga magulang ko para makasama kita dahil mahal na mahal kita. Pero... Nagulat ako nang basta na lang ako yakapin ni Rodney. I'm sorry. I'm sorry, baby. Nawala ako sa linya ko. Nakalimutan ko ang susunod kong sasabihin. Parang kinikiliti ang aking puso at tiyan dahil sa kanyang mga sinabi. Ang kanyang yakap ay nakapagpabuhay ng iba't ibang emosyon na hindi ko mapangalanan. Please, forgive me, baby. It won't happen again. I'm sorry. I love you, baby. Sinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Hinaplos naman niya ang aking likod habang paulit-ulit na nag-sorry. Dalang-dala ako sa arte naming dalawa. Kamuntik kong makalimutan na parte lang ito ng pagpapanggap namin. I love you, baby. Huwag ka nang magalit, please. Tumango ako. Okay, baby. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. I love you too. Tiningala ko siya. Nagsalubong ang aming mga mata. Namumungay ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. At halos matuod ako sa aking kinatatayuan nang bigla niya akong hinalikan sa labi. Nang una, magkadikit lang ang aming mga labi, pero nang nagtagal, gumalaw na ang kanyang labi. So, ganito pala ang pakiramdam ng mahalikan? Ilang sandali pa niya akong hinalikan. Dapat wala akong maramdaman sa kanyang halik, pero ang mga kulisap sa aking tiyan ay nagsisiliparan at parabang kinikiliti ang aking tiyan. Sinampay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at ginantihan ko siya ng halik. Salitan ang aming mga labi sa pagsipsip sa labi ng isa't isa. Hanggang sa ipasok niya ang dila sa loob ng aking bibig. Napaungol ako sa kanyang ginawa. Naramdaman ko na lang nang umangat ang aking katawan sa ere. Woo! Mabuhay ang bagong kasal! Mabilis kong binitawan si Rodney. Napatingin ako sa mga kasama namin. May anim na nagagwapuhang lalaki sa aming harapan. Ngisi-ngisi silang nakatingin sa amin ni Rodney. Akala ko ba... Taas kilay na sabi ng isa. Umiling sa kanya si Rodney. Mukhang alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin, kaso hindi niya matuloy dahil nakikinig si Lola. Akala ko ba... Nagpapanggap lang kayo. Oo nga, nagpapanggap lang naman kami. Ewan ko ba kung bakit may pahalik ang lalaking ito. Hindi lang smack, kundi laplapan talaga. Tapos may audience pa kami. Tumawa si Lola. Maupo na kayo. Papunta na daw si Judge Reyes. Sabi ni Lola, kunot noong napatingin sa kanya si Rodney. Ipapakasal na tayo ni Lola. Bulong ko sa kanya. Walang gulat na rumehestro sa kanyang mukha. Pumirma kami ng marriage contract ni Rodney. Kaya pala pinasulat ni Lola sa akin kagabi ang aking pangalan, birthday at kung ano-ano pa. Dahil pala dito. Oh, saan niyo planong mag-honeymoon? Tanong ni Lola. Wala pong passport si Maya. Sabi ni Rodney. Doon na lang kayo sa isla sa Romblon. Maganda doon para makapagsolo kayo at makabuo na ng apo ko. Nasamid ako sa aking iniinom dahil sa sinabi ni Lola. May meeting po ako, Lola, mula bukas, kaya hindi pa kami makapag-honeymoon. I almost forgot. Isama mo na lang ang asawa mo doon. Asawa? Oo nga pala. Mag-asawa na kami. Hindi na po, Lola. Baka maboring lang ako doon.
Dito na lang po ako. Magbabanding tayo. Ngumiti ang matanda. Okay, if that's what you want. Bagong kasal kayo. Baka lang gusto nyong enjoyin ang married life nyo. Babawi na lang po ako sa asawa ko pagbalik ko, Lola. Sabi niya kay Lola. Malambing niya akong initian at may pahalik pa siya sa aking ulo. Mabuti na lang at apat na araw siyang mawawala. Hindi na ako nagiging komportable sa level up na pag-arte naming dalawa. Baka mamaya, masanay ako. Ako lang din ang mahihirapan kapag kailangan na naming maghiwalay na dalawa. Pinanood ko siya habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Sino ang kasama mo sa meeting? Tanong ko para may mapag-usapan kami. Nakakailang kasi ang katahimikan sa pagitan namin. Ngayon na dalawa na lang kami. May secretary. Sagot niya. If you got bored, pwede kang mag-mall. Magpasama ka lang sa isa sa mga maid. May kinuha siya sa isang cabinet niya. Nagulat ako nang iabot niya sa akin ang ilang libo. Ang kapal nito. Ah, wag na. Tanggi ko. May natira pa naman sa binigay ni Lola sa akin na pera ng nakaraan. Iwan ko na lang dito. Sabi niya. Nilapag niya ito sa tabi ko. Huwag pasaway habang wala ako, ha? Natawa ako sa bilin niya. Akala mo talaga nasa harapan pa din kami ni Lola at nagpapanggap. Yes, baby. Nag-beautiful eyes ako. Ikaw din. Behave ka doon. Pinisil niya ang tungki ng ilong ko. Yes, baby. Kinindatan niya ako. Agad akong nag-iwas ng tingin dahil bigla akong naalala ang halikan namin kanina lang. Sabay kaming bumaba ng hagdan. Nasa living room naman si Lola at may kasama siyang isang babae. Napaka-sexy ng suot niyang damit. Good evening, Rodney. Napansin ko ang maleta sa kanyang tabi. Siya ba ang sekretarya ni Rodney? Bakit hindi niya tinawag na sir? Kinutuban ako ng hindi maganda. Para bang ayaw ko ng payagang umalis si Rodney. Dapat pala sumama ako eh. Bakit ba kasi naisipan kong magpaiwan? Kasama mo pala si Samantha. Taas kilay na tanong ni Lola kay Rodney. Yes, Lola. Tinignan ako ni Lola kaya napatingin din sa akin si Rodney. Let's go, Rod. Baka malay tayo. Sabi ni Samantha. Hinatid naman namin sila ni Lola hanggang sa labas ng pintuan. Baby! Tawag ko kay Rodney kaya nilingon niya ako. Humakbang ako at nang makalapit ako sa kanya, tumingkayad ako upang halikan siya sa kanyang mga labi. Smack lang naman yun, pero halata ang pagkagulat sa mukha ni Rodney. Nang makahuma siya, nginitian niya ako. Hinila niya ang aking kamay at agad akong siniil ng maalab na halik. Gaya ng halik na pinagsaluhan namin kanina. Tumawa si Lola. Kakakasal niyo lang. Kung bakit kasi hindi ka pa sumama, Maya? Sabi ni Lola. Kung alam ko lang nakasama pala ang sekretarya niya, sasama talaga ako. Ingat ka, baby. Malambing kong sabi. Pinisil naman niya ang aking pisngi bago ako ulit hinalikan. I will. Bago siya sumakay sa sasakyan, nilingon niya ako. Kumaway naman ako sabay sigaw ng I love you! Ang laki ng ngiti niya sa kanyang mga labi. I love you too! Bumuntong hininga ako at sumunod na kay Lola sa pagpasok sa loob ng bahay. Sana sumama ka na lang sa asawa mo, iha. Ayos lang naman po ako dito, Lola. Tsaka ayaw mo po ba akong kasama? Hindi naman sa ganoon, apo. Hindi lang talaga ako komportable kay Samantha. Tumawa ako. As if naman naaagawin niya ang asawa ko sa akin, Lola. Tumaas ang kilay ni Lola. Hindi ba nakwento sa'yo ni Rodney ang tungkol kay Samantha? Ano pong tungkol sa kanya, Lola? Hindi mo talaga alam? Kinakabahan naman ako kay Lola. Umiling ako.
Si Samantha, malaki ang pagkagusto niyan sa asawa mo. Mula pa ng mga high school sila. Katulong ng kapitbahay ko sa dati kong tinitirhan niyang si Samantha. Nang mamatay ang mga magulang ni Court dahil sa aksidente sa Amerika, ako na ang nag-alaga sa apo ko. Kaklase niya si Samantha mula high school hanggang college. Hindi po naging sila? Sabi ni Court, hindi. Pinilit kong umiti. Hindi po siya papatulan ni Court, Lola. Mahal na mahal po ako ng apo mo. Tsaka sana kung gusto din niya si Samantha, sana noon pa naging sila bago pa kami nagkakilala. Sa bagay, apo. Sinabi ko lang para alam mo. Salamat po sa pagsabi, Lola. Hindi ako nakatulog ng maayos sa kaiisip sa mga nangyari. Nakasal kami ni Court, tapos ngayon kasama niya si Samantha sa pinuntahan nila. Madaling araw na nang makatulog ako. Nagising ako bandang alas 7 ng umaga dahil sa pagring ng telepono sa tabi ko. Hello? Good morning. Napangiti ako nang mabosesan ko si Court mula sa kabilang linya. Buti naman at napatawag ka. Sabi ko, dinig ko ang mahina niyang tawa. Yeah, hindi na ako tumawag kagabi nang makarating kami sa hotel. Hotel? Kasama mo si Samantha sa hotel? Yeah, why? Nagsiselos ba ang asawa ko? Natatawa niyang tanong. Hindi no, gusto ko lang ipaalala sa'yo na huwag kang gumawa ng kalukuhan. Baka gusto mong mag-goodbye ang mana mo. Nandito ako para sa meeting. You sound like a jealous wife. Inikot ko naman ang mga mata ko. May sariling kwarto si Samantha. I have my own room too. Mabuti naman. Hindi mo sinabi sa akin na may past pala kayo niyang sekretarya mo. Nagulat ako nang sinabi sa akin ni Lola kagabi. Anong sinabi niya? Na may past nga kayo. Wala kaming past. Di sana siya na lang ang kinuha kong magpanggap kesa binayaran pa kita, di ba? Bakit nga ba ako ang kinuha mo? Kasi tanga-tanga ka at uto-uto. Malakas siyang tumawa. Walang hiya ka? Sige na, I have to go. Tawagan ulit kita mamaya. Don't do something stupid there, okay? Okay, bye-bye baby. Mamachup. Basta na lang niyang tinapos ang tawag. May sasabihin pa ako eh. Kahit paano nabawasan ang bigat na daladala ko. Gumaan ang pakiramdam ko sa tawag niya. Nakangiti tuloy ako maghapon. Nanood ako ng YouTube videos tungkol sa pagbibake ng cake. Madaming sangkap sa kusina dito sa mansyon na pwede kong gamitin. Oh, marunong ka palang magbake? Tanong ni Lola. Hinihintay ko ang chiffon cake na nakasalang sa oven. Nagpractice lang ako, Lola. Okay yan, apo. Para ikaw ang gumawa ng cake ng asawa mo sa birthday niya. Hindi naman po ako expert, Lola. Nakakahiya naman. At saka, kailan po pala ang birthday niya? In 2 months. May 2 buwan ka pa para mag-practice. Tiyak na matutuwa siya. Plano ko na ding ibigay sa kanya ang mana niya. Natigilan ako. Tiyak na matutuwa po siya, Lola. Ngumiti si Lola. Tumawag ulit si Rodney kinagabihan. Hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol sa sinabi ni Lola. Masaya ako dapat dahil makakaalis na ako dito. Tapos magiging milyonarya pa ako. Pero, bumuntong hininga ako. Hindi talaga magandang ideya itong pagpapanggap namin eh. Ayan tuloy. Mukhang masasaktan na naman ako. Inaanto ka na? Tanong ni Rodney. Hindi pa naman. May naisip lang ako. Sino naman? Yung ex mo na niloko ka? Umirap ako.
Hindi no. Hindi ko na nga siya naiisip eh. Talaga? Naka-move on ka na agad? Oo naman. Hindi naman siya worth it, no? Ah, yeah. Kalimutan mo na siya. Hindi ko na nga siya naiisip. Naiirita kong sagot. Ang sungit naman. Sige na nga, matulog ka na. Matulog ka na din. Kapag may kumatok sa pintuan mo, huwag mong pagbubuksan at baka si Samantha yun. Plano kanyang pikutin. Tumawa siya. Silly. Paano pa niya ako mapipikot? Di ba may asawa na ako? Ngumuso naman ako. Okay, huwag mo kong pagtataksilan na. Opo, misis. Natatawa kong pinatay ang tawag. Pakiramdam ko tuloy hindi na kami nagpapanggap dahil kahit wala naman si Lola na nakabantay sa amin, para bang normal na sa amin na mag-usap bilang mag-asawa. Paano ako nito pagkatapos ng 2 buwan? Kawawang maya, masasaktan na naman. Binaliwala ko ang aking nararamdaman. Hindi ako dapat nag-o-overthink. Total, bilang na lang ang araw na ilalagi ko dito. Enjoyin ko na lang. Enjoyin ko ang tumira sa mansyon na ito. Karirin ko na lang din ang pagiging asawa ni Rodney. At kapag oras na para umalis akong, may mga magagandang alaala akong babalik-balikan. Dadalhin ko ang mga alaalang ito hanggang sa aking pagtanda. Nagpractice ulit ako ng mag-bake na umagahan. Ang mga kasambahay ang tagatikim ko. Nakuha ko na ang tamang timpla, sabi nila, pero alam kong hindi pa ganoon ka-perfect ang gawa kong cake. 7:00 ng gabi nang umakyat ako sa silid namin ni Rodney. Tapos na akong maghapunan. Si Lola ay nasa labas kasama ang kanyang mga amiga. Maglalaro daw sila ng mahjong, kaya mag-isa na lang na naman ako. Naligo na muna ako. At pagpatak ng 8:00, naisipan kong i-dial ang number ni Rodney. Kinuha ko ang kanyang number sa kasambahay. Yes, hello? Nagulat ako ng babae ang sumagot ng aking tawag. Hello? Si Rodney? Tanong ko. Nasa loob ng banyo, nagsashower. Sagot niya. Anong ginagawa mo sa kwarto niya? Hindi ko na mapigilan ang inis ko. Huh? I'm in my room. Pinuntahan niya ako dito. Pabagsak kong binaba ang telepono. Alam ko wala akong karapatang makaramdam ng inis at galit, pero hindi ko na makontrol pa ang sarili ko. Nakakainis. May pasabi-sabi pa siya na hindi niya gusto si Samantha, tapos siya pa itong nagpunta sa silid ng babaeng yun? Sinamantala niya na nasa malayo siya para hindi malaman ni Lola ang pinagagawa niya. Mautak din. Kaya pala sinama niya si Samantha doon. At malay ko din ba kung meeting talaga ang pinunta nila doon? Pwede kayo na lang ang mag-honeymoon. Maktol ko bago ako nagtalukbong. Ilang sandali pa na malayan ko na lang ang aking sarili na umiiyak. Ay, nakakainis naman. Bakit ko ba iniiyakan ang lalaking yun? Hindi ko naman siya nobyo. Pero asawa mo naman. Sagot ng kabilang bahagi ng aking isipan. Mahal mo na? Tanong ng kabilang bahagi ng aking utak. Hindi no. Tanggi ko pero taliwas dito ang sinasabi ng aking puso. Ay, mababaliw na yata ako. Dahil sa nangyari, hindi ko na ulit sinagot ang tawag ni Rodney. Oh, apo. Tumawag si Rodney kanina. Tinatanong ka. Sabi ni Lola. Ah, ganun po ba? Matamlay kong sagot bago ako sumubo ng pagkain. Nag-aalmusal kami ngayon. Pangatlong araw ngayon na wala si Rodney. Bukas babalik na siya. Ayos ka lang. Opo, Lola. Nakatulog na ako, Lola. Kaya hindi ko na nasagot ang tawag niya. Nakamasid sa akin si Lola. Pilit ko namang pinapakita sa kanya na maayos lang ako,
kahit na ang totoong naninibugho ang aking damdamin. Tawagan mo na lang ang asawa mo. Namimiss ka na niya siguro. Tumango ako. Opo. Pagkatapos kumain, inaya ko si Ate Linda na samahan ako sa mall. Naisipan ko lang na bumili ng mga damit ni tatay at nanay para kapag umuwi akong may pasalubong ako sa kanila. Hindi ko pa din sila kinakausap. Mamaya, plano ko nang buksan ang aking cellphone. Naisip ko na baka nag-aalala na sila sa akin. Bumili din ako ng tsinelas nila. Sinamahan ko na din ng shampoo at lotion para kay nanay. Pag-uwi ko, tahimik ulit sa bahay. Nasa study room daw si Lola kasama ang abogado niya, sabi ng isang kasambahay. Ma'am, tumawag din po pala si Rodney. Tinatanong ka po. Sinabi ko po na nagpunta ka ng mall. Okay po. Umakyat ako sa taas at saktong nagri-ring na naman ang telepono. Bahala ka dyan. Inirapan ko ang telepono na para bang si Rodney ito. Naligo ako at natulog. Tinanghali ako ng gising kinaumagahan. Pababa na ako ng hagdanan nang bigla akong mapahinto dahil kay Rodney. Nakabalik na siya. Kausap niya si Lola. At nang mapansin niya ako, tumayo siya at mabilis na humakbang palapit sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang dapat kong gawin. Kung dapat ba akong umiwas o salubungin siya. Rodney, utal kong sambit sa kanyang pangalan nang basta na lang niya akong yakapin. I miss you, wife. Bulong niya bago niya ako siniil ng halik. Dinig ko ang tawa ni Lola, kaya bahagya kong tinulak si Rodney. Tila wala naman itong pakialam kahit nakikita kami ng lola niya. Buti at umuwi ka na agad. Mamamatay-matay na yata sa selo si Maya dahil kay Samantha. Sabi ni Lola. Naalala ko na naman tuloy si Samantha, kaya inirapan ko si Rodney. Bakit? Tanong niya. Wala, nagugutom na ako. Nilagpasan ko siya. Nagbunta ako ng dining at nauna nang naupo. Sumunod naman sila ni Lola sa akin. Habang kumakain, nagkukwentuhan ang maglola tungkol sa negosyo. Tahimik lang ako at ang mga mata ko ay nakatuon lang sa pagkain. Hindi ko nilingon si Rodney kahit paramdam ko ang mainit na titig niya sa akin. Pagkatapos kumain, umakyat na ako sa kwarto. Pinulot ko ang cellphone at sinilip kung mayroon na bang reply si nanay sa text ko sa kanila kagabi. Nagsorry ako at sinabi ko sa kanila na maayos naman ako dito. Sinabi ko na may trabaho ako at magpapadala ako sa kanila next week. May panibagong text naman si Riley sa akin. Humihingi siya ng sorry sa akin at tinatanong kung nasaan ako. Alam niyang hindi pa ako umuwi ng probinsya. Nakausap na niya siguro si Teresa. Nagtipa ako ng panibagong mensahe para kay nanay. Sa ngayon, hindi ko pa kayang tumawag sa kanila. Pinapangunahan talaga ako ng takot. Isesend ko na ang text ng sakto namang tumawag si Riley. Bumukas din ang pintuan kaya mas lalo pa akong nataranta nang makita ko si Rodney. Nasagot ko tuloy ang tawag ni Riley. Maya! Papatayin ko na sana ang tawag nang maisipan kong i-loudspeaker ito. Ah, thank God! Sinagot mo din ang tawag ko. I'm so worried. Kumunot ang noo ni Rodney. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Let's talk, please. Mula sa kunot na noo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi naman ako nagsalita. Hinayaan ko lang si Riley na magsalita. At si Rodney na makinig sa pinagsasabi ng manluloko kong ex. Mahal na mahal kita, Maya. Sorry sa ginawa ko. Isang pagkakamali lang yon at hindi na yun mauulit. Ikaw ang mahal ko. Dinig ko ang pagmumura ni Rodney. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinablot ang aking cellphone. Huwag ka na ulit tatawag sa asawa ko. Sabi niya bago pinatay ang tawag. Mangha naman akong napatingin sa kanya. Samantalang hindi naman maipinta ang kanyang mukha.
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Plano mo bang makipagbalikan sa ex mo? Para ipaalala ko sa'yo, may asawa ka na, Maya. Matapang ko siyang tinignan. Ah, meron ba? Nang iinis kong tanong. Akala ko nagpapanggap lang tayo. What are you talking about? Legal ang kasal natin kaya huwag na huwag. Huwag mo nga akong pinagbabantaan. Huwag ka ding umastang malinis. Akala mo hindi ko malalaman ang pinaggagawa mo? Kayo ni Samantha? Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan, Rodney. Pinuntahan mo si Samantha sa hotel room niya. Naliligo ka pa nga sa banyo niya. Ano yun? Katatapos niyo lang o may gagawin pa lang kayo? I don't know what you're talking about. Ganyan naman ang mga linyahan niyong manluloko eh. Huwag kang lumapit. Banta ko nang humakbang siya palapit sa akin. Hindi siya nakinig. Mabilis niyang natawid ang distansya namin. Nagpunta ako sa room ni Samantha? Inis ko siyang tinignan. Maang-maangan? Paano mo nasabi yun? Hindi ko talaga maunawaan, Maya. Tanungin mo ang babae mo. Singhal ko sa kanya. Sinabi niya sa'yo? Kailan? Hindi ako sumagot. Please, answer me. Nag-iwas ako ng tingin. Baby, doon ka na lang kay Samantha mo. Tumawa siya. Nagsiselos ka nga? Kung ano man ang sinabi sa'yo ni Samantha, hindi yun totoo. Hindi ka nagpunta sa room niya? Umiling siya. Promise. Galit ka pa? Malambing niyang tanong. Gusto mong mamasyal tayo? Ngumiti ako. Magbihis ka na. Pupunta tayo ng Tagaytay. Inabot kami ng gabi sa pamamasyal ni Rodney. Halos hindi na namin binitawan ang kamay ng isa't isa habang magkasama kami. Para bang tunay kaming mag-asawa kung pakitunguhan niya ako. Napakalambing niyang makipag-usap sa akin. Ang saya-saya tuloy ng puso ko. Kaso nang makauwi kami ng bahay, isang masamang balita ang sumalubong sa amin. Nasa ospital daw si Lola. Lola, hinawakan ko ang kamay ni Lola. Ayos lang ako. Napagod lang siguro ako kaya tumaas ang presyon ko. Matanda na kasi ang Lola. Hinaplos niya ang pisngi ko. Rodney, tilipat ko na sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian ko. Sabi niya kay Rodney na kinagulat ko. Nakita ko ang matamis na ngiti sa labi ni Rodney. Pakiramdam ko doble-doble ang kasiyahan niya ngayon. Nakuha na niya ang kanyang mana at sa wakas, matatapos na din ang pagpapanggap namin. Thank you, Lola. Ngayon na may asawa ka na. Plano ko nang pumunta sa US. Doon ko gustong mamatay. Lola, huwag ka pong magsalita ng ganyan. Ngumiti si Lola sa akin. Alagaan mo ang apo ko, okay? Salamat, Maya. At dumating ka sa buhay ng aking apo. At ikaw naman, Rodney. Mahalin mo ang asawa mo. Huwag na huwag kang magtataksil. I will never do that, Lola. Mahal ko po ang asawa ko. Inakbayan ako ni Rodney. Nagkatinginan pa kami ng ilang segundo. Pagkatapos ng 3 linggo, lumipad na patungong US si Lola. Nakaramdam ako ng kalungkutan sa pag-alis niya. Kahit paano na pamahal na sa akin ang matanda. Ano pa ang gagawin ko ngayon dito? Nakuha na ni Rodney ang kanyang mana. Ibig sabihin, tapos na ang lahat. Hello, Nay. Anak, ang tatay mo sinugod namin sa ospital. Balita sa akin ni Nanay mula sa kabilang linya. Panay ang iyak niya. Nagmamadali akong pumunta sa silid namin ni Rodney at nadatnan ko siyang nag-iimpake. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Sige po, Nay. Uuwi na po ako. Seryoso akong tinignan ni Rodney.
Kailangan ko nang bumalik sa probinsya. Tutal, tapos naman ang pagpapanggap natin. Yeah, sagot niya. Malungkot din akong tumango bago ako nagtungo sa aking kabinet. Gamitin mo na lang ang ilang maleta dyan, sabi ni Rodney. Okay. Habang nag-iimpaki ako, sumasabay naman ang pagtulo ng aking mga luha. Naunang mag-impaki si Rodney. Nauna din siyang lumabas ng kwarto. Iniwan niya sa kama ang isang cheque na naglalaman ng 1.5 million pesos. Sinobrahan niya. Kung sa bagay, ang laki naman kasi ng nakuha niyang mana. Ang mga katulong ang tumulong sa akin na magbaba ng aking mga maleta. Natigilan ako nang makita ko si Samantha na kasama si Rodney. Hi Maya, bati niya sa akin. Kaswal ko lang siyang nginitian. Aalis na ako, sabi ko. Hinatid ako ng driver hanggang sa terminal ng bus. Habang nasa biyahe ako pauwi ng aming probinsya, hindi ko na napigilang umiyak. Nasasaktan ako dahil tuluyan na kaming naghiwalay ni Rodney. Natutunan ko pa man din na siyang mahalin. Sinalubong ako ng mga pinsan ko pagdating ko sa probinsya. Hindi na ako nagpunta pa ng ospital dahil nakalabas din daw agad si tatay sa ospital. Tumaas daw ang kanyang uric acid. Lumuhod ako sa kanilang harapan at humingi ng kapatawaran. Sorry po. Umiyak ako. Patawarin niyo po ako sa ginawa ko. Pinasama ko ang loob niyo. Sorry po, nahi-tahi. Pinapatawad ka na namin. Masaya kami na hindi ka na pariwara. Niyakap nila ako ng mahigpit. Naputol ang yakapan namin nang makarinig kami ng sunod-sunod na busina. Nandyan na ang manugang natin, sabi ni nanay kay tatay. Manugang? Nag-asawa na ba ang isa kong kapatid? Lumabas sila ng bahay. Sumunod din naman ako sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong kay Rodney. Nakaakbay siya kay tatay. Tsaka teka, magkakilala sila? Paano nangyari yun? Bakit ka ganyan sa asawa mo? Tanong ni nanay sa akin. Literal na nalaglag ang aking panga. Teka, paano nila nalaman? Wala ka talagang plano na isama ang asawa mo dito sa inyo? Nakangusong sabi ni Rodney sa akin. Teka, naguguluhan ako. Halika nga dito at mag-usap tayo. Hinila ko siya hanggang sa likod ng bahay. Sinabi niya sa akin na kaya siya nawala last week, yun ay dahil nagpunta siya dito sa amin. Nagpakilala siya kay nanay at tatay. Gulat na gulat daw ang mga magulang ko nang malaman nila na nag-asawa ako. Pero eventually, natanggap din naman nila ang lahat, lalo at nakita nila na mabuting lalaki ang napangasawa ko. Gwapo pa, di ba? Pagyayabang ni Rodney. Teka, bakit ka nagpakilala sa kanila? Nagpapanggap lang tayo. Sinong may sabi na nagpapanggap pa tayo? Taas kilay niyang tanong. Wala akong planong pakawalan ka pa, Maya. Mahal kita. Mahal mo ako? Tumango siya. Totoo? Yes, mahal na mahal, Maya. Paano si Samantha? Bakit si Samantha? Oh, right. Plano kanyang kausapin pero basta ka nalang umalis. Ano naman ang sasabihin niya sa akin? Na ibigay na lang kita sa kanya? Tumawa si Rodney. Silly. Of course not. Sasabihin niya sa'yo na... Ano? Naiinip kong tanong. Na pinagselos ka namin noon. Noong sinabi niya na... Nasa banyo ako ng kanyang hotel room. Ah, ganoon. Kinurot ko siya sa kanyang tagiliran. Aray, baby naman. Nakakainis ka. Alam mo ba na ang sama ng loob ko noon? I know.
I'm sorry. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Maya. This time, wala nang pagpapanggap. Mahal din kita, Rodney. Bumili si Rodney ng ilang mga sakahan at binigay niya ito sa aking ama. Pinaayos din niya ang aming barong-barong. Pagkatapos ng kulang isang buwan na paglalagi namin sa probinsya, bumalik kami ng Manila. Babalik ka na sa trabaho mo? Tanong ko sa kanya. Hindi pa. May iba akong plano. Ginisihan niya ako. Ano naman yun? Ang gumawa ng baby. Natawa ako sa kanyang sinabi. Gusto ko yan. Lagi na lang napupurnada ang ginagawa natin sa probinsya. Wala kasi kaming sariling kwarto doon. Kaya nga eh. Kaya ngayon, nasolo na kita. Bawal lumabas ng silid. Aray! Napatili ako ng buhatin niya ako. Kagat labi ako nang mahiga kaming dalawa sa kama. I love you, Maya. Mahal din kita, Rodney. Ano ang magandang aral ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Mag-comment lang kayo sa baba at asahan nyo ito'y aking babasahin at pupusuan. Maraming maraming salamat.